Patuloy na ng militanteng grupong Hamas ang pagkamatay ng kanilang senior official sa drone strike ng Israel. Ang Frontline News Abroad sa report ni Elaine Polhensio. Tinawag na terrorist act ng mismong pinuno ng Hamas ang pagpatay ng Israel sa senior Hamas leader na si Salih al-Aruri. Ito raw ay labag sa soberanya ng Lebanon at pagpapalawig ng digmaan ng Israel sa kanilang bansa. Martes ng gabi nang mapatay ang senior Hamas official sa drone strike ng Israel sa Beirut, Lebanon. Hindi kinumpirma o itinanggi ng Israel ang pagpatay sa Hamas official, pero nangyari ang pag-atake isang buwan matapos sabihin ng isa sa kanilang opisyal na tutugisin nilang mga Hamas sa Lebanon, Turkey at Qatar kahit abutin pa ng ilang taon. Kasamang nasawi sa drone strike ang dalawa pang leader ng military wing ng Hamas. Isa sa kanila inilibing na. Tinawag ng pinuno ng Lebanese Armed Group na Hezbollah na flagrant Israeli aggression o lantaran ng pagiging agresibo ng Israel sa pagpatay nito sa deputy chief ng Hamas. Ayon naman sa Amerika na kilalang sumusuporta sa Israel, na babahala raw sila sa epekto ng paglawak ng tensyon sa Gaza, pero hindi raw sila naabisuhan sa drone strike sa Lebanon. I'm not going to get into that specific detail, but we were not informed in advance. Ang tensyon, umaabot na rin sa Red Sea. Ang rebelding grupong Houthi mula Yemen na kilalang kaalyado ng mga Hamas, patuloy ang mga pag-atake sa mga barkong dumaraan sa Red Sea. Kahapon lang, tinarget nila ang French container ship na papunta raw sa Israel. Kasunod nito, nanawagan ng United Nations Security Council sa Houthi na itigil na ang mga pag-atake. Lalo't apektado nito ang supply ng pagkain at langis sa buong mundo. Maraming shipping company na raw ang sinuspinde ang kanilang shipments na daraan sa Red Sea. Kasabay niya, nanawagan din ng UN sa Houthi na ilabas na ang barkong Galaxy Leader na hinijack nila noong November 19, kung saan 17 tripulanteng Pinoy ang kasamang binihag. Hanggang ngayon, wala pa rin balita ang ating gobyerno sa lagay ng ating mga kababayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulhensio, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.